mula po nung naging bata kami, mula po nung isinilang kami, kahirapan na po yung namulatan namin hanggang sa kasalukuyan. So ang anak buhay namin dito ay panlalambat, puro dagat, talay ng seaweeds. Yung pangarap ko lang naman ay simple lang, magkapag-aral yung mga anak ko, patapos yung lahat, magbibigyan din ng magandang nabukasan. Higit sa lahat, yung hindi man lang makaranas ng gutom, yun lang. So why Mindoro? So basically siguro, will ng God yun. It is His design. Wala naman akong kamag-anak doon. I have no relatives. I have no connections whatsoever. And why Ilin, the place where we are at right now, forming seminarians and assign and building churches? Because I ask him, or he asked me, where do I want to be assigned? I told him, assign me to the place where priests don't want to go. So yun, dinala ko dun. Then I realized that, oh my God, this is, wala talaga palang mag-exist na priest dito because of the situation. The place is so poor. And to give you an idea, our first Sunday collection, 10 pesos. And there's no road, there's no electricity, and there's no running water. And the people are very poor. Not only physically poor, but it's spiritually poor. But they are good people. We were so shocked when we asked them, what do you want us to give you? Ang sabi nila, a place for worship. Sabi sa akin ni Father Suarez, anong mission dito sa isla? Anong pangarap? Maybe pangarap ito nandiyan sa bawat isa sa atin. Nung una po dumating po ko dito, walang kuryente. Kasi talaga po, imagine po ninyo yung abandon na isla. Pero ganun pa man po, naroon pa rin po ang strong faith nila. Yung nga lang po, ang kailangan po nila yung gagabay sa kanila. Church talaga ang hiningi nila. So, ang maidudulot nito yung sense of community, maidudulot nito yung sense of belongingness, and they feel, you know, hindi ko man lang sila mabigyan ng magagandang bahay, hindi mo man lang sila mabigyan lahat ng kama na hihigan, but a nice place to worship, I think, will inspire them to and feed them feel that they are special and they are sons and daughters of God. Malaki pong importansya dito sa amin na magkaroon po ng simbahan. Gusto po magkaroon dito ng sa isla ng sariling pare. Para po kami dito yung parang pastol ng tupa na pag wala yung nagpapastol kung naliligaw na yung mga tupa. Unang-una kasi yung pananampalataya namin. Bago kami sa ganito maghanap po, pananampalataya muna na una. Mahalaga po para sa amin yung simbahan dahil ito yung nasisilbing ugnayan natin sa Diyos. Marami tayong maririnig na tungkol sa salita ng Diyos at mga mabubuting asal. Kung wala po kasing simbahan, hindi naman po ganun kalapit ang tao sa Diyos. So, kailangan po ng simbahan, lalo pa po ngayon. So, dumaranas tayo ng paghihirap kahit po kami. So, lahat po ng tao rito ay nakadepende sa Diyos. Kaya po, nasa simbahan sila. Malaki po yung naitulong ni Father Suarez sa amin, sa lalong-lalo na po sa mga mamamayan ng Ilin proper. Kasi po dati, ang mga tao po dito hindi gaanong sumisimba. Tapos, nitong mga dumating po sina Father ay parang naano na po sila na natuto na po silang pumunta po lagi sa simbahan. Tapos po yung mga lalong-lalo na po yung mga pamilya na dati ay hindi nagkakaisang nagdarasal sa loob ng simbahan, sama-sama na po silang sumisimba at nagdarasal. Bilang pong overall in charge po dito sa Holy Trinity Chapel, may mga bagay-bagay po na kinakailangan po bigyan natin ng prioridad. Unang-una po yung spiritually. Lalo kasi po, I did survey po last year. So, meron po akong mga copy po dito. So, usually po,
Ito po yung pinaka-summarize lang po before, pero ngayon hindi ko na po alam nangyari. Meron po ako, yung divided po ito sa anim na purok. So, ang purok 1 po, kailangan po ng binyagan na 98. Yung pong First Communion, 65. For Confirmation, 150. And for Church Wedding, 150. So, napakarami po talaga. Dito po mga tao po dito na gusto man po nila magpakasal sa simbahan. Yung alam po, ang nagiging sitwasyon po, dala din po ng kahirapan. Maaari sabihin natin, ito yung mission na binibigay sa amin at sa bawat isa sa amin. Na hindi lang pwede natin tulungan sila po spiritually. Ang reality po dito ay para makaalam sila sa paghihirap. Noong una, our vision or is to establish our congregation and to just be present. Our presence there provides sacraments first and foremost. But ngayon nakita namin ang kahirapan, so we are starting livelihood projects and programs like the seaweeds, rosary making, and also yung basket weaving and some kinds of handicrafts. So yun ang ginagawa namin. Kung ano ang available sa lugar. Sa ngayon po, ito po ang natumanong hanap buhay dito sa amin. Ang kaya po nakita ni Father Suarez na ito pala ang dapat na madaling makapansakabuhay ng mga tao dito. Ang problema po dito, ang karamihang mga ibang tao, wala po talagang puhunan. Kaya nagplano po si Father Suarez na bigyan kami ng livelihood para dito. Nangarap po kami na magiging patuloy pa rin ang pagaganda ng mga biyayang binigay ng Panginoon sa amin. Kaya ngayon, tuloy-tuloy po yung pagdarasal namin. Naging masaya kami kasi kagaya ngayon, may dumating na binigay na biyaya. Dito na itatayo sa lumang plaza na bakante. Kaya nagpapasalamat kami sa mga biyaya ng Panginoon hanggang ngayon. And I'm very happy knowing na may natutulungan ka. Ganun naman yun, di ba? Na magiging masaya kapag ka nakakagawa ka ng mabuti. Sabi nga ni Paul sa Acts of the Apostles, it is more blessed to give than to receive. So, and I do believe those who can help are already blessed. And if you want to become more blessed, help more.